passes by. Life's too short, you shouldn't wait for the water to run dry. Think about it, 'cause we only have one shot at destiny. All I'm asking, could it possibly be you and me? So... Kumusta po kayo? Ako si Benji De Hero at ito ang Cagayan North Updates. Hindi po natin makakasama ang regular ninyong host na si Eugene Pawig dahil may nasikasong mahahalagang bagay. Bilang isang maunlad na pamayanan, isang maunlad na lalawigan, maraming grupo ang tumutulong sa mga Cagayano upang maibsan kahit papano ang ilang mga suliraning mga bagabag sa kanila. Sa panahon ng kalamidad, likas man o gawang tao, isang grupo ng mga volunteers ang itinayo upang alalayan ang mga ito. Ito ang Rescue 29 ng Provincial Disaster Coordinating Council. Sa gitna ng panganib at pangamba, sa gitna ng halos lahat ng uri ng kalamidad, isang grupo dito sa Cagayan ang nakaalalay. Bawat minuto, bawat oras, ito ang Rescue 29 at ito ang kanilang kasaysayan. Binuo ang Rescue 29 noong 1999 sa pamamagitan ng dating Gobernador Florencio L. Vargas. Isang quick response team ang itinayo para sa search, rescue and recovery operations sa panahon ng kalamidad. Naging katuwang dito si Provincial Social Welfare and Development Officer Edna T. Junio na tumatayong Secretariat ng Provincial Disaster Coordinating Council. Sa halagang 300,000 piso, sinanay ang mga miyembro ng grupo sa pamamagitan ng 5056 Search and Rescue Squadron ng Philippine Special Forces Regiment ng Philippine Army. Kain lalawigan tungo sa kaunlaran, kapit-bisig kakayanin ang daluyong ng dagat sa masamang pagyamanin, malawak na lupain. Huwag kang bibitiw, kaibigan ko sa iyong tangal. Samang sa mga naibigay na pagsasanay ay kinabiglangan ng basic water course and survival, victims extrication, high-rise rappelling, ropemanship, helicopter operations, emergency rescue and transfer, first aid at basic life support. Sa iyong tangal at pinangakong pagbabago, ikaw lang ang aming sandigan. Kagayano, sa kinabukasan mo. Assistant Regional Director noon ng Office of the Civil Defense, si Ginoong Pat Junio, nang mabuo ang Rescue 29 at kasalukuyang advisor ng grupo. Gumawa kami ng plano, then sinuggest namin sa provincial government ng Cagayan kung pwedeng i-sponsor nila yung funding requirements ng pag-train ng Rescue 29. Nung panahon na yon, na-approve niya yung initial funding requirement na 300,000 plus na funding requirement. Pero umabot ata ito ng hanggang 500,000 ang nagastos kasi yung training module ng rescue group na ito, nung una, 7 days, and then 7 days ang kinandak ng special forces ng Armed Forces of the Philippines, and then yung 505 rescue group ng Philippine Air Force, 21 days. So, bali 28 days na, and then nagkandak din ng 7 days ang Philippine National Red Cross. So, inabot ito ng mahigit na isang buwan na training. Ito na siguro ang pinakamalagtagal na training na nakandak sa rescue group. Kaya makikita nyo yung first batch ng rescue group ng Rescue 29, ang pangalan ay Rescue 29. Sila na siguro ang pinakamagaling dito sa region dahil sila rin itong tinatap ng Regional Disaster Coordinating Council para magkandak ng training sa other provinces katulad ng Isabela at Biscaya.
So napakaganda na kasi naging kompleto itong training ng Rescue 29. Meron siyang air, land and water rescue na kung saan na ginamit ang helicopter sa training, para sa heliborn. And then kinandak din yung rubber boat. And then nagkaroon pa ng mountaineering training sa kuna at saka first aid ng guide ko. So kompleto itong training na ginagawa na yun. Nagiging ang Rescue 29 ang naging digital demo ng Rescue Group sa region. Dito naman sa Cagayan, halos sa 12 na at ang municipio ang merong Rescue Group na na-train ng Rescue 29. Cagayano, sa kinabukasan mo, sa kinabukasan mo. Ilan lamang ang mga ito sa kanilang mga kagamitan. Isa sa mga pinagkakaabalahan ng Rescue 29 ay ang mga sinalanta ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. At sa bawat hakbang, sa bawat sakuna, at sa bawat sigaw ng saklolo, nariyan ang mga membrong nakaalalay. Isa sa mga miyembro ng Rescue 24 ng Peña Blanca ay handang magbuwis ng buhay upang makapagligtas. Katunayan, naputol ng propeller ng bangka ang kanyang kamay habang nagsagawa ito ng rescue operations. Bali, sir. Bali, ito malugulog ka kami. Ayaw ka, bulong mo siya ngaw. Ne, selinador niyo ka. Yung motor. Tapos ne natambik ko ne kwa ne elisi ne kwa ni motor boat mi una yang tu na kwa laman na kwa imak o gato ni ni to alle na kwa kun na kitikin tel ne kwa nga alle na awan malay ku kwa laman sir o ke laman ta alle sigumi nga rescue member na rescue pungfun ta toto lay er nga wayari na yuri kwa mki o kofun kuna si kami re nga rescue meski ane nga lugu lugar bersama awak na tole iru fumi kasi na dadi ek bita bugi ta kala ane ta uta jani wange lakapan kuna sere o kala menyugan yuri baju orang nga nasi kan datung sempre si kami tadi ya rescue si kwa si tau willing kami nga kwa ya kasi volunteer kami sempre volunteer mila i kami meski nasisikan baju ta jami panawam pemilih kami abang ini magigila man sir sa tatole irang akwa no ige yari mawak no kita na yung baju sir na kwa magagal talata kara serbuni ta provincial irasogapi magagal ta kwami ta utamun.